paalala lamang. Ang mga kwento at karanasang ito ay ibinahagi ng mga presidente, mga kamag-anak ng mga naging presidente, mga trabahador, at mga taong nakapunta na sa lugar na to. Walang patunay kung may katotohanan ba ang mga ito o wala. Kung narinig mo na ang mga kwentong ito dati, mainam para sa'yo. Pero kung hindi pa, handa ka na bang matakot? Ang palasyo ng Malacanang ay ang simbolo ng ating gobyerno sa ating bansa. Daladala nito ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, ang presidente. Kung sa tingin mo ay hindi naniniwala ang ating mga presidente sa mga pangyayaring paranormal, dyan ka nagkakamali. Mismong si Presidente Duterte ay naniniwalang may mga ligaw na kaluluwang nagpapagala-gala sa mga pasilyo at bulwaga ng palasyo. Ang una nating kwento ay nangyari nung rehimen ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Noong mga panahong ito, may nagaganap na assembly sa Grand Reception of Heroes Hall. Naikwento ito ng isa sa mga general ng ating dating Pangulo na tila nanigas sa takot matapos makita at marinig ang mga nagluluksang kaluluwa ng mga katipunero, habang silang lahat ay nagluluksa din sa pagkamatay ng 7 sundalo na galing sa bakbakan. Habang ang mga bangkay ng mga nawalang sundalo ay nasa bulwagang ito, nakita ng isang general ang ilang mga katipunerong nagmamartsa sa labas ng bulwagan na parang nagluluksa din. Tinitigan niya daw ito munang mabuti upang masigurado kung hindi ba siya namamalikmata sa mga nakikita niya. Titig na titig daw ito sa mga katipunero sa labas ng bulwagan nang mapansin ng iba niyang kasama na tila natutulala na ito at namumutla. Kaya tinanong nila ang general. Pabulong itong sumagot ng, "May mga katipunerong naglalakad papasok dito." Nagtaka lang ang mga katabi nito kasi wala naman silang nakikitang parang katipunero na papasok sa loob ng bulwagan. Hanggang sa makarinig sila ng mga nag-iiyakang lalaki at babae na umaalingaungaw sa bulwagang ito. Normal siguro ito para sa mga nandoon kasi nandoon din yung 7 bangkay ng mga nawalang sundalo. Pero kung titignan mo daw ang paligid, wala namang umiiyak ng ganoon sa mga tao. Mga katipunero nga ba talaga yung tumatangis? O produkto lang ng kanilang imahinasyon? Bali-balitang isang miyembro ng gabinete ang nakaranas ng kwentong ito nang minsang ginabi na siya sa pagtatrabaho. Hindi naman nabago sa kanya na makarinig ng mga kwentong kababalaghan patungkol sa palasyo, pero hindi niya inasahang mangyayari ito sa kanya. Nung gabi daw na yon, habang nagtatrabaho, may narinig siya na parang kumakain daw ng chicharon na nagmumula sa kabilang kwarto.
Yung kwarto na yon ay ang pantry, kaya normal lang na makarinig ka ng kumakain doon. Dahil nga medyo gabi na at nakaramdam na ito ng kaunting gutom, sumigaw ito ng, "Uy, baka pwede naman ako makahingi." Ngunit wala siyang narinig na tugon, kung hindi ang patuloy na pagngasab ng taong ito sa kinakain niyang chicharon. Tinanong niya itong muli kung pwede ba siyang makahingi ng pagkain, pero wala talagang sumasagot sa kanya. Kaya bahagya itong nainis at naisipan na lang nito na tumayo at pumunta sa pantry para tignan kung sino ba yon. Saktong pagbukas ng pintuan nito, biglang nawala yung kumakain ng chicharon na parabang dali-daling itinago yung pagkain. Nagtaka lang ito kasi patay naman ang ilaw. Kaya binuksan niya ito at nadiskubring walang tao sa loob. Siya lang pala mag-isa ang nandoon. Binalot siya ng matinding kilabot at agad-agad niligpit ang kanyang mga gamit at umalis sa lugar na yon. Karamihan naman sa mga pasilyo ng palasyo ng Malacanang ay maluluwang at mahahaba. Ngunit, ang pinakakilalang lugar na madalas pagparamdaman ng mga ligaw na kaluluwang nagpapagala-gala dito ay ang Mabini Hall. Kaya kung mabibigyan ka ng pagkakataong maglibot sa loob ng palasyo, mag-iingat ka. Nangyari daw ito sa isang presidential staff nang minsang maglakad siyang mag-isa. Gabi na daw yon at may tinatapos siyang trabaho, kaya andun pa sa palasyo. Habang naglalakad daw ito, ay nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa paligid. Hindi naman niya yung pinansin dahil gabi naman na at siya lang naman ang nandoon, kaya baka normal lang na makaramdam siya ng kaunting paglamig. Maya-maya pa daw, bigla itong nakaramdam ng pagkalabit sa kanyang balikat na nagpatigil sa kanyang paglalakad. Tumingin siya sa kanyang likuran upang tignan kung may tao ba. Baka kasi may nagbibiro lang sa kanya at nananakot. Pero wala siyang nakita. Nagtuloy-tuloy lang siya sa paglalakad at inisip na lang na baka guni-guni na lang niya yon. Pero hindi pa man siya nakakalayo ay nakarinig siya ng parang bumubungisngi sa isa niyang tenga na nagpapapalit-palit ng posisyon. Pinagpag niya ang kanyang mga tenga sa pag-aakalang baka insekto ito o lamok. Pero wala din namang insekto doon. Dito na siya sinimulang baluti ng kakaibang kilabot at nagmadali na sa paglalakad. Habang naglalakad, napansin niyang parang dumidilim na sa likuran niya. Paglingon niya sa likod, nakita niyang isa-isang namamatay ang mga ilaw papalapit sa kanya. Nagtatakbo na ang staff na ito paalis ng Mabini Hall. Hindi na alam kung naglalakad pa ba siya doon. Ang sigurado lang, kung ikaw ang magbibigyan ng pagkakataon, huwag mo nang subukang maglakad dito nang mag-isa. Isa sa mga pinakasikat na bisita ng palasyo ng Malacanang ay si Mr. Brown. Hindi ito presidente ng ibang bansa o isang importanteng tao. Si Mr. Brown ay ang residenteng Kapre na naninirahan sa puno ng balete sa loob ng palasyo, na palagi daw nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa dating Pangulong Aquino nung rehimen pa niya.
ayon sa mga presidential staff noong mga panahon ni Presidenteng Aquino. Napagkakamalan daw nila ang presensya ng elementong ito na isang pare na si Father Brown na nabuhay noong panahon ng dating Pangulong Quezon. Ngunit ang ilan sa mga staff ng palasyo ay tinatawag din daw itong Mr. Jones. Ngunit ayon naman sa mga kwento, hindi naman daw ito gumagawa ng masama o nambubulabog ng mga tao sa palasyo. Ngunit yung pakiramdam ng isang elemento na laging nakamasid sa'yo ay hindi isang magandang pakiramdam. Naranasan daw ang pangyayaring ito ng isang household aide na ngayon ay wala na, nang minsan siyang nagpahinga habang nagbabasa ng dyaryo sa tea house kung saan nakatayo ngayon ang moske. Maya-maya pa ay naramdaman niyang dahan-dahang lumulutang ang kanyang upuan kasama siya. Inakala niya na baka pakiramdam lang niya na lumulutang siya. Pero pagtingin niya sa kanyang tagiliran ay napakataas na ng inangat niya mula sa lupa na halos mahawakan na niya yung kisame. Nagmakaawa ito sa kapre na ibaba siya at baka siya'y mahulog. Sumunod naman daw ito at dahan-dahan siyang ibinaba. Paglapag ng upuan niya sa lupa ay dali-dali itong nagtatakbo palabas ng tea house. Isa pang pangyayari ay naranasan ng isa pang staff nang minsan itong manigarilyo sa labas. Hindi niya namalayang wala pala siyang dalang lighter nung lumabas siya, pero buti na lang parang may naninigarilyo din sa likuran niya. Kaya naisipan niyang lumingon at manghiram ng pangsindi. Ngunit sa takot niya, hindi pala nagmumula ang usok sa likuran niya, kung hindi sa itaas. Dahan-dahan itong tumingala at doon niya nakita ang kapreng si Mr. Brown na humihit-hit sa kanyang tabako. Nagtatakbo ito sa quarters at agad ikinwento na nakita nga daw niya si Mr. Brown. Ilan lang ito sa mga karanasan ng mga tao patungkol sa ating palasyo. Salamat sa pakikinig. Hanggang dito na lang muna at magandang gabi. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating mga kwento ngayong gabi. Sa totoo lang, noon ko pa talaga hinihinalang maraming pag-alagalang ligaw na kaluluwa sa Malacanang, pero hindi ko naman inakalang ganito kagrabe. Pero salamat po sa pakikinig. Habang nandyan ka na, huwag mong kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell. Isa pa, huwag kalimutang i-share ang ating mga videos na makakatulong ng malaki sa ating channel. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.